Kaya mo bang maligo kasama ang hayop na ito? At maging kaibigan na kasakasama mo kahit saan ka pumunta? Comment mo naman sa baba ng video na to para aming malaman. Si Gilberto Chito Sheden ay isang medyo karaniwang magsasaka at mangingisda sa Siqueiros, Costa Rica. Mayroon siyang katangian na palakaibigan at mahusay makasilamuha sa mga tao na nagdala sa kanya minsan sa pagiging tour guide sa kanilang lalawigan. Noong 1989, si Chito ay naglalakad sa pangpang ng Reventazon River. Ito ay isang mapayapang araw, ngunit napagtanto niya sa mga oras na iyon na ang isang malaking panganib ay nasa likuran niya na pala. Nalak ang kanyang mga mata sa isang may sapat na gulang na buhaya, isang mabangis na mga ngaso na may isang pangil na bakal na hindi maiwasan na pagsugod sa mga tao sa lahat ng panahon. At si Chito ay isa sa kanyang mga mino ngayon. Ngunit nakakatawa na ang buhaya ay hindi gumalaw ng kahit isang pulgada. Pinahupa ni Chito ang kanyang takot at sinuri ang hayop. Dito na pagtanto niya na ito ay nagdurusa sa isang malubhang pinsala sa ulo. Lumilitaw na may taong bumaril sa reptilya na tinamaan ito sa ulo at iniwan itong para ng patay. Ito ay malamang na nangyari sa isang rancher ng baka na nagsisikap na ipagtanggol ang kanyang kawan mula sa mga mandaragit. Ang buwaya ay hindi lumilitaw na mapanganib dahil sa kanyang kalagayan. Dahil sa pagkahabag, isinakay ito ni Chito sa kanyang bangka at dinala niya sa bahay. Siyempre hindi natuwa ang kanyang pamilya. Ngunit determinado si Chito na makuha ang tiwala ng hayop na ito. Tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon, lumalabas siya upang pakainin ito ng isda at manok habang sinusubukan din nitong paamuhin sa pakikipag-ugnayan sa mga tao. Paglipas ng ilang linggo, ang buhaya ay naging ganap na malusog at aktibo. Pinangalanan ito ni Chito na Pucho, kuha mula sa termino ng Costa Rican para sa malakas. At mula noon sila ay parang hindi kayang paghiwalayin. Pinamamahalaan niya pa rin mapalapit ang kanyang asawa at anak na babae kay Pucho sa pamagitan ng pagdikit ng kanyang mga bisig sa loob ng bibig nito. Ito ay parang isang baliw na kilos kung gagawin sa ibang buwaya. Ngunit si Pucho ay hindi kailanman nanakit kahit sa isang langaw. Ngunit paano ito naging posible? Ang isang litratista ng kalikasan na tumingin kay Pucho ay nagsabi na ang sugat sa ulo ay sumira sa bahagi ng kanyang utak na responsable sa pagiging agresibo nito sa ibang mga hayop kabilang sa mga tao. Habang patuloy na sinasanay ni Chito si Pucho, ang balita na may isang mangingisda na naging kaibigan ng isang buwaya ay mabilis na kumalat. Parami ng parami ang nais na makita ito, ngunit natatakot si Chito na magkaroon ng problema sa batas. Ginawa ni Chito ang responsableng bagay at kumuha ng permit mula sa pulisya upang maging legal na tagapag-alaga ni Pucho. At yun ay naging pinaka-interesadong papilis sa ginawa sa kanilang opisina sa araw na iyon. Ngayon na ang lahat ng mga piraso ay nasa lugar, inihayag ni Chito na siya at si Pucho ay ilalagay sa isang palabas na walang katulad. Isang malaking pulutong ng tao ang nagtipon sa tabi ng ilog sa araw na iyon. Sumisid sa tubig kasama ang kanyang kaibigan na buwaya, si Chito ay gumawa ng isang kamangha-manghang hanay ng mga stunts. Nagpalipat-lipat siya ng pabilog sa paligid ni Pucho, pinapasok niya ang kanyang ulo sa ilalim ng mabinti nito at binuksan pa ang bibig nito para sa isang pagsilip sa loob. Ang karamihan sa mga tao ay namangha at naghiyawan. Si Pucho at Chito ay parang naging mga superstars sa entablado at gumawa ng kanilang sariling dokumentaryo na pinamagatang The Man Who Swims with Crocodiles sa loob ng 20 taon. Maraming tao mula sa buong mundo ang sumugod sa kanilang lugar upang panoorin ang pagganap ni Pucho at Chito. Palagi silang napapahiyaw na makita nila ang kalakihan ni Pucho, ngunit ang hayop ay hindi kailanman sinaktan si Chito. Bukod sa pagkakaroon ng lokal na katanyagan, si Pucho ay naging isang tunay na miyembro ng pamilyang Sheden
Kahit na ang asawa ni Chito ay nagagalit nang inamin niya na baka mahalin niya si Pocho kaysa sa kanya. Kahit na walang palabas na nangyayari, ginugugol ni Chito ng maraming oras hanggat maaari sa buhaya. Wala nang masasaya pa kaysa sa paglangoy kasama ang kanyang hindi pangkaraniwang alagang hayop. Ngunit noong 2011, nakakalungkot isipin, si Pocho ay namatay sa natural na kadahilanan. Nang ganapin ni Chito ang isang masalimuot na libing upang parangalan ang kanyang kaisa-isang natatanging kaibigan, ay nagdatingan ang isang pulutong ng mga tagahanga at mga admirer at tumulong upang mabigyan sila ng respeto. Laging may pagmalaki ni Chito kung hanggang saan niya nakasama si Pocho at kung ano ang kanilang mga nagawa. Kung saan nakita ng mundo ang isang halimaw, natuklasan niya ang isang tunay na kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo kung may bago tayong video. Narito ang ilan sa ating nakaraang video na kung hindi mo pa napapanood, ay siguradong mag-e-enjoy ka. See you next time, mga kaalam!